Ang kalusugan ng katawan at kaisipan nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Para po sa ating self-love ngayong hapon, ako inisip ko to dahil na-busy ako nung the past two days. Sana po pina-follow niyo po ako sa Teacher Tina Zamora sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter at sa saan pa ba? Sa YouTube. Ang dami na kasing social media channels, ang hirap na i-monitor lahat. Pero konektado po kasi 'yon dun sa topic natin ngayong hapon. Okay, sa self-love. Alam niyo po, kung ano po ang mga kinukonsume natin sa araw-araw, binabasa, naririnig, kinakausap, kinakain, yun po lahat ay konektado at apektado ang lahat. Hindi nyo pwedeng i-compartmentalize ang influences sa buhay ninyo o yung mga ginagawa ninyo sa buhay nyo. Alam nyo po ba yun? Dahil po, ang pagkatao po ng ang inyong pagkatao ay systemic. Ano pong ibig sabihin nun? Madami po kayong parts, hindi po ba? Meron kayong buhay-asawa, meron kayo sa trabaho, meron kayo bilang magulang. Magkukonekta po yun. So kung meron pong nangyayari sa isang part ng inyong buhay, hindi nyo pwedeng sabihin na, ay alam nyo, sa trabaho lang to, hindi ko to inuuwi. Kahit pa paano, apektado pa rin ang inyong home life kahit hindi kayo nag-uuwi ng trabaho. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi emotionally invested tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, konektado po lahat yon. So, saan mapupunta dito si Teacher Tina? Kung alam nating systemic lahat ito, gusto ko po lahat ng negativity na dinadala ninyo, unti-unti ninyo dapat binibitawan. Ano po ibig sabihin nun? Ang mga mabibigat o mga negative things na usually na dinadala natin, ano yun? Hindi tayo nagpapatawad. Lagi tayong galit. Marami tayo, kunyari, galit talaga ako dun sa asawa ko, Teacher Tina, so dadalhin nyo yun. Nako, yung kapitbahay naming Marites, galit ako dyan. Hindi ko na yan kakausapin, galit ako dyan, so dadalhin nyo rin yun, negative rin yun. Yung kaibigan ko na nangutang sa akin na hindi pa ako binabayaran, hindi ko na siya mapapatawad, dadalhin nyo rin yun. So kung dadalhin nyo lahat ng negative na yun at hindi nyo yun i-release, kumbaga hindi kayo nagpapatawad, hindi kayo nagre-release ng iyong galit sa isang tao, nagtatanim kayo lagi ng galit. Sa pagka-systemic po ng isang tao ay maaapektuhan at maaapektuhan ang inyong physical health, ang inyong emotional health at inyong relationships with other people. Kasi parang dinadala nyo lahat yon. Tapos ang iniisip nyo, bakit kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam ko? Dahil po yun sa lahat ng negativity na bit-bit ninyo. So ano po ang unang-unang gagawin ninyo? Kung physical check ang lagi nating sinasabi dito sa safe space at sinasabi ko po na kung may problema kayo sa asawa, sa anak, i-check nyo po muna ang physical status ninyo. Ibig sabihin, kayo ba po ba ay malusog? Ibig sabihin, wala rin kayong negative na iniinom? O kaya lahat ng negative na mataas sa kolesterol? Dahil konektado rin po yun sa ating pagkatao, ang ating kalusugan. Kung konektado po yun, ibig pong sabihin, yung negative rin na intake natin, naapektuhan din ang emotional health natin, yung negative emotions natin, naapektuhan din yung physical health natin. Hindi po yun magkahiwalay. Ang daming research na nagsasabi ngayon nun. Kaya nga po minsan, merong mga sakit na hindi na de-determine kung saan ang gagaling, yung pala, dahil lang sa lahat ng negativity na dinadala ninyo. Kaya pwede po kayong magpatawad ng mga taong dinadala ninyo ang unforgiveness. Hindi nyo po, ito ang important, kung meron po kayong kukunin sa safe space, ito po ang pinaka-importante. Hindi nyo po kailangan yung pinapatawad nyo para magpatawad. Kasi may mga tao nagsasabi, hindi ko siya papatawarin, hindi siya nag-sorry. Paano kung never na siya nag-sorry?
dadalhin ninyo yung unforgiveness na yun buong buhay? Ang bigat nun, ha? Hindi nyo kailangan yung isang tao, yung nagkaroon sa inyo ng kasalanan, para magpatawad. Pwede kayong magpatawad at i-release yung at i-forgive siya nang hindi siya nagsusorry. Hindi ba't unfair yun, Teacher Tina? Hindi, dahil kayo po nagdadala ng unforgiveness, siya po hindi nagdadala ng unforgiveness. Eh, syempre, siya yung nagkaroon ng kasalanan eh. Eh, paano kung never na siya mag-sorry sa inyo? Bit-bit nyo yung unforgiveness na yon. Ang bigat nun. Pwede kayong magkaroon ng sakit sa dami ng unforgiveness. So, yun ha, hindi nyo kailangan yung taong nag-gumawa sa inyo ng kasalanan para mag-forgive kayo. Mag-forget ba kayo? Pwedeng hindi. Pwedeng galit pa rin kayo sa kanya, pero napatawad nyo na siya. And you can go on with your life in a more positive way. So, systemic ha, konektado lahat yan. Pag hindi tayo nagpapatawad or madami tayong dinadala na negative emotions, apektado pati ang physical development natin. Yung konektado rin yung kung anong buhay natin sa opisina, konektado rin yun sa buhay natin sa bahay. Kung ano ang buhay natin sa bahay, naapektuhan ang buhay natin sa opisina. Hindi po ba, kahit sabihin niyo, hinihiwalay ko yung professional, apektado, apektado. Pag nag-away kayong mag-asawa, tapos pumapasok ka sa opisina, apektado minsan yung trabaho mo. So kung ang alam ninyo, lahat ito ay konektado, and it is a system, that you are a system of connected parts, gagawin yung maganda lahat ng parts na yon para, as a system, gumagana kayo ng tama. Merong forgiveness, nire-release din yung anger nyo, positibo ang mga kinakain ninyo, positibo ang binabasa ninyo, positibo ang relationships nyo sa ibang tao. Kung lahat po yun positibo, aba, ang positive rin ng system at pagkatao ninyo. Ayun po ang self-love natin ngayong araw na to. Mga ka-servisyo, subscribe to sa Teleradio Servisyo YouTube channel.